Yeah, magandang araw mga OFW. So isa-share ko lang, mabilisan lang yung tungkol sa pag-ibig MP2. So isa-share ko lang na yung investment ko dahil gusto ko kasing i-share itong bagay na ito dahil napakarami po nating OFW kung saan-saan dinadala yung mga pera. Hindi alam pinaggagawa, kung may pera, gastos dito, gastos doon. So ano ba yung may sasuggest ko para sa mas secured at safe na investment para sa mga OFW? So ang pag-ibig MP2 po ay passive income ito, ano? So kung titingnan natin yung website, magkano bang kikitain mo dito sa pag-ibig MP2 na ito, no? So kung punta tayo dito sa Google, puntahan natin ito. Ito yung website ng pag-ibig, no? So makikita nyo ito, yan. Yan. 2011 4.63%. So 2020, jump tayo 2020 6.12%. Per annum po ito, every year po ito, tax-free po ito. Kapag nakuha nyo po yung dividendo nito, wala pong taxan. Tax-free po yan, government guaranteed. So last year po 6%, no? So, magkano naman ang kinita ko dito? Kasi September 2019, nag-invest ako rito ng 250,000 one-time deposit. So, i-check natin, magkano na ba ang kinita natin dito, no? So, punta tayo sa virtual pag-ibig ng Google. So, punta tayo sa virtual pag-ibig. So, search nyo lang naman yan dun sa Google. Yan. So, click natin yan. Ayan, so click nyo lang tong box dito, I have read, yan, proceed. Then login tayo, login, continue. Ayan, so kailangan yung gumawa dito ng virtual pag-ibig account kung paano gumawa niyan. Napakarami pong tutorial sa YouTube, panoorin nyo po yung mga yan. Ayan, so logging in na tayo sa ating account. Ayan, so makikita nyo rito yung tatlong linya sa taas kaliwa. Click natin yan. 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 So, ngayon makikita nyo dito yung regular savings. Yan, no? Kita nyo ba yan? Yung regular savings. Ito. Yan. So, yan yung tinatawag na P1. Yan yung regular na dinededuct sa inyo ng employer nyo sa Pilipinas. Akala kasi natin parang deduction lang yan na parang taxes. Hindi po. Savings po yan. Pag nag-60 po kayo, makukuha nyo yan. 5% per annum po yan. Yun nga lang, hindi nyo mawi-withdraw kaagad. Ngayon, punta naman natin yung MP2. Ito yung MP2. So, select natin yan. Okay, so yan. Ayun. So, makikita nyo dito, meron na siyang 287,995.35. So, i-view natin yan ngayon. Ayan. So, makikita ninyo dito. Naglagay po tayo rito ng pera ng 250,000 noong September 13, 2019. So, ilang buwan na yan, ilang taon na yan, no? So, parang 2 years, magti 3 years na, less than 3 years. So, 24, mga 34 months na. So, makikita nyo dito, ito yung nilagay natin at magkano yung kinita niya after 34 months. Ito yun, no? Tingnan nyo, 40,000. So, wala tayong ginawa dyan, guys. Natulog lang tayo. Habang nagtatrabaho tayo, inilagay natin yung pera, kumikita siya. So, ang tawag nga dyan, mga kaibigan, is passive income. So, passive income ang tawag dyan. So, kayo mga OFW dyan, ano pang ginagawa nyo? Mag-invest na kayo, kahit hindi kayo OFW, kahit mga ordinaryong Pilipino. Kung wala ka namang pang-deposit na ganyang kalaki, umpisa nyo sa 500 pesos kada buwan. So, minimum po yun, no? 500 pesos kada buwan. So, meron pang technique dyan para mas maganda, no? Yearly ka maglagay ng, yearly mag-open ka ng MP2 account mo, up to 5 accounts yata yan. This year, kung may budget ka, 100 ngayon. Then next year, 100 ulit. Ganun guys, ang gagawin nyo. So discuss natin yan sa susunod. Ayun, so sana good luck sa inyong lahat ng mga mag-i-invest sa FW. Ako, nagkaano ako, marami akong uri ng investment, no? Meron akong, ano, meron tayong crypto.
Kaso, napaka-risky po ng investment yan. Crypto. Tapos meron ting forex. Napaka-ano po yan. So, as a general rule, huwag kayong mag-invest sa mga bagay na hindi nyo naintindihan. So, mahirap yan. So, dun lang kayo sa safe, guys. Safe. Kung wala pa kayong enough na knowledge sa mga online trading na yan, huwag kayong papasok dyan. Okay, so, don't forget to subscribe and follow po dun sa Facebook page natin at saka sa YouTube channel.